Ano ang mas masakit para sa iyo? Ang mawala siya ng biglaan o unti-unti kang iiwanan? Well, mas masakit para sa akin ang iwan ako ng biglaan. Sapagkat ako po ay naniniwala, mga kaibigan, pero mas pipiliin ko to sapagkat pag ako ay iniwan na paunti-unti, siya rin lamang ang sakit. Dadahan-dahanin ka. Ngunit kung iiwan ka ng biglaan, oo, iiyak ka. Pero darating ang panahon gamit ng iyong tapang, ang tiwala sa iyong sarili at ang pagmamahal ng mga taong nakapalibot sa iyo, gaya nung iyong pamilya at mga kamag-anak at iyong mga kaibigan, unti-unti mong mabubuo ang iyong sarili upang ikaw ay tumayo at bumangon at magkaroon ng bagong hinaharap. Kung hindi alam ng kapatid mo na ang lalaking pakakasalan niya ay ex mo, sasabihin mo ba ito? Sasabihin ko po ito sa aking kapatid sapagkat naniniwala ako na ito ay kanyang karapatan upang malaman. Dahil kung tunay na silang nagmamahalan, nasa kanya ang pagdesisyon kung tatanggapin po niya ang lalaki bilang kanyang makaisang dibdib. Ano ang mas mahirap? Iwanan ka ng taong mahal mo o iwanan mo ang taong mahal mo? Mas mahirap para sa akin yung iwanan ko yung taong mahal ko. Kasi once na nagbigay ka ng pagmamahal sa isang tao, ibinibigay mo ang lahat ng galing sa puso mo. Ano ang pipiliin mo? Maging matalino o maging magaling? Mas pipiliin ko na maging matalino. Bakit, ladies and gentlemen? Mula pagkabata, tayo ay nag-aaral upang matuto, upang magkaroon ng magandang buhay. Dahil nais nating maging matalino. Kapag tayo ay matalino, alam natin ang tama sa mali. At kapag alam mo ang tama sa mali, alam mo ang dapat gawin upang mapaangat at mapaganda ang iyong buhay. Kung ikaw ay matalino, definitely, sa huli, magiging magaling ka. Dahil ang pagiging matalino, ito ang yaman, your only ticket to success na hindi mananakaw. Sino ang nagkulang sa pagmamahal? Yung nagkamali o yung hindi nagpatawad? Mas nagkulang yung hindi nagpatawad. Pakatandaan, mga kaibigan, na ang Diyos marunong magpatawad. Tayo ay nagkakasala, ngunit dahil sa pagpatawad at pagmamahal, tayo ay kanyang isinalba. Ganun din sa pagmamahal, mga kaibigan. Dapat ang ating puso ay hindi napapagod magpatawad at umintindi. Dahil kung tayo ay matutong magpatawad, lahat ng bagay sa mundo ay magkakasundo at maaayos. Sino ang may kasalanan? Yung pa-fall o yung nag-assume? Mas makasalanan yung nag-assume. Mga kaibigan, minsan sa buhay natin, may mga tao talagang darating na sweet sa atin. Pakatandaan na ang candy, sweet. Pero minsan, ito ay nakabalot sa plastic. Kaya dapat, mga kaibigan, tayo ay dapat mag-isip. Minsan isaalang-alang natin ang mga bagay-bagay na maaaring ang isang tao ay pala kaibigan lamang. Huwag po natin kalimutan na ang ating pagkakamali ay lagi nasa ating sarili. Baka pangalagaan natin ang ating puso. Pagkat tayo ay nasaktan, sa huli, tayo rin ang kawawa. Kung 100 piso na lang ang laman ng wallet mo at huling araw mo na sa mundo, anong bibilhin mo? Ang bibilhin ko po ay isang rosaryo. Kaya't nais ko po ang isang salvation, mga kaibigan. Nais ko pong ipakita na sa huling perang nasa aking bulsa ay nais kong linisin ang aking pagkatao. Because I know for a fact, ladies and gentlemen, na walang makakapagligtas sa akin sa mga kasalanan ko, kundi ang poong may kapal. Anong pwedeng dahilan para tumanggi ka sa isang regalo sa Pasko? Ang maaaring maging dahilan para tumanggi ako sa isang regalo ngayong Pasko ay dahil mas nais ko itong ibigay sa iba. For I believe that the true essence of Christmas is giving. For I believe, ladies and gentlemen, that more than me, there are a lot of people who are less fortunate or mas nangangailangan kaysa sa akin. Mga kaibigan, ngayong Pasko, nais ko magbigay ng isang bagay para sa iba. Sino ang pinakamahina? Yung nangagaw, nagpaagaw, o naagawan? Mas mahina yung nangagaw. Sabagat, mga kaibigan, ating isipin na kung ikaw ay nangagaw, wala kang tiwala sa iyong sarili. Hindi ka naniniwala na may ibibigay ang Diyos para sa iyo. Pakatandaan na bawat isang nilalang sa mundo ay may kapareha. Ang puso, isa yung kabiyak. Darating ang panahon na darating ang kabiyak na para sa iyo na bubuo ng iyong pagkatao. Kung ikaw ay mangaagaw, hindi ka naniniwala sa sarili mo na hindi ka isang kamahal-mahal na individual. Kung reregaluhan mo si Santa Claus, ano ang ireregalo mo sa kanya? Regaluhan ko si Santa Claus ng isang cellphone. Bakit, mga kaibigan? Sapagkat ako po ay naniniwala, gamit ang cellphone, tayo ay malayang makikipag-usap sa mga taong malapit sa ating puso.